Naimbang nga agsapa, itpigat ti Lunes kada tayo amin nga gendeg ti probinsya ti Cagayan, kininterong a Region 2 nga dumdungeg iti programa tayo, Target News ngayon, daya 17 to Kikaraw City, Cagayan, kin nagiti duma-duma nga pasidita, Cordillera Administrativa Region, nang nangruna dito Tabok, Apayaw, kinugaw province. Kuyugin na kami, papagayam, nga agdingig iti tangatang iti last out iti 30 nga minutos ato iti pagayam nyo Romel Mende ken dato ito muna dagiti ulo dagiti balita tayo itang agsapa Cagayan Pulis Provincial Office umiskor kontra illegal gambling. Top number to most wanted a person provincial level muling nalambat ng Cagayan Police Provincial Office. At sa balitang nasunan naman po, mga gilip po naming tagapakinig sa radyo, tambala nga Senate President Vicente Soto at Senator Lacson, alaho sa 2022 election. Congresswoman Lucy Torres sinupalpal si Tito Soto at Ping Lacson dahil sa pinapakalat nilang kaalyado daw nila o standard bearer daw nila bilang a senatorial candidate sa 2022 election. Mapapakinggan po natin lahat ng mga yan balita mamaya malang o. At balita nga, national pa rin mga kababayan na former President Benigno Aquino III sa wakas ginawaran na ng military honor. Balitang national pa rin, Delta virus 55 additional cases na itala sa buong Pilipinas. At nariyan din ang ating kasamang si Madam Altea dyan sa downstream ng probinsyahon ng Cagayan kung saan magbibigay ho siya ng ulat mamaya sa ginanap po na pagpapamahagi ho ng Provincial Vice Governor Melvin Vargas ng probinsyahon ng Cagayan ng tulong ho para sa mga mag-aaral ho ng bayan ho ng Alakapan, Cagayan. Mga kababayan, meron tayong target patroller dyan sa downstream ho. Buong Cagayan na province ho. Susunod na ho, ang patroller ho dyan sa Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Ang car ho, ay inoorient ho natin ang target news patroller kung saan ho mapapakinggan ho nyo. Dito sa target news ngayon by DCCB ang mga napakaras sa sariwang mga report dito ho sa buong lambak ng Cagayan at Cordillera Administrative Region at sa buong bansa o kaya sa buong mundo. Narito ang unang balita sa oras na ito. Gunsaga Municipal Police Station nalansag si Aka Pipito, 59 taong gulang, kobrador ng peryahan ng bayan, residente ng natura ng bayan. Samantala, sa Abuloga Municipal Police Station, nahuli si Aka Ronaldo, 53 taong gulang, at
Aka Lino de na 37 taong gulang, aka Roger 50 taong gulang at asanga aka Lino Senior ulit 56 taong gulang, kapwa residente ng Barangay Santa Rosa, Abulog, Cagayan. Nahuli ang mga ito habang nagsusugal ng bara dito sa Tuguegarao City, Cagayan naman ho, ay nahuli si Aka Rosito 56 sa taong orap. Aka Rosito 55 sa taong gulang, residente ng Barsabal Street, Katagaman Nuevo, Tuguegarao City, Cagayan. At Aka Austin na retired Philippine Navy ng Galnacao Street, Aka Dixon 44 taong gulang ng kapwa mga residente ng naturang siyudad. Sa pagpapatuloy ng balita natin dito sa nahuli ng Cagayan Pulis Provincial Office, ay kasama ang nahuli sa Claveria Municipal at Police Station naman ay nahuli sina Aka Richie 33 taong gulang at Aka Grace 35 taong gulang. Aka Arabella 54 taong puro kapwa mga residente ng Barangay Centro 5, Claveria, Cagayan. Nakto ang mga ito na nagsusugal ng tongit. Ang lahat ng mga ito ay kinasuhan na ng PD-16 auto o sugal o illegal gambling law. Magandang balita yan, ang Provincial Director Renel Sabaldi ka sir, mukhang tinamaan ka sa balita ng Target News ngayon nung Biyernes sir. Mamaya papasataan natin yan, yung iso na yan na nahuli nyo. This is ice ito ah. Sabi ng nag-text, asan yung puno Romel?